Alam po ba ninyo na sa kasaysayan ng atin pong pananampalataya, tatlong mahahalagang pista ang iniuukol sa parangal ng banal na krus. Siyempre po, ang una at pinakamahalagang liturgical feast ay ang Biyernes Santo, na kung saan paggunita natin sa kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus, tayo po ay nagbe-venerate sa banal na krus tatlong beses matapos ang proklamasyon ng Ebanghelyo ni San Juan. At sa araw pong iyan, dahil wala po ang Santissimo Sacramento sa altar, inihiling po na tayo ay mag-genuflect, lumuhod sa harap ng image ng banal na krus. Ang ikalawang napakahalagang pista ay Tres de Mayo, kung saan po sa kalendaryo ng mga Katoliko-Kristiyano ng Pransya, dito nila sineselebrate yung tinatawag natin na finding, pagkahanap sa krus ng ating Panginoon na nangyari po noong 327 sa kapanahunan po ni Empress Elena, ang nanay ni Constantine the Great. Kailangang tignan ni Empress Elena 300 feet below sa Calvary ang isang cistern o balon, at doon po nakita ang krus ng Panginoon. Pero itong 3 de Mayo, ito rin po ang paggunita nung taong 614 na ma-recover ang krus ni Kristo mula po sa mga Persians na sumakop sa Jerusalem at kumuha nito at kanilang dinala sa Persia. Ito po'y nabawi ng Emperador Heraclius at sa pamagitan po ng obispo ng Jerusalem na si Zacharias, ito pong krus na ito ay itinanghal uli doon sa Jerusalem. At siyempre po, ang ikatlong piyesta ay ngayon, September 14. Sa kalendaryo Romano naman ng mga unang Kristiyano, ito ay paggunita nila sa pagbabasbas ng tatlong simbahan na itinayo ng Empress Elena sa Kalbaryo. Ang mismong Church of Calvary, ang Church of the Anastasis sa ibabaw po ng empty tomb ng Panginoon, at ang Martyrium sa pagitan ng Kalbaryo at ng empty tomb. Lahat pong ito ngayon, bahagi ng Basilica of the Holy Sepulchre. Pero nung panahon po ng Vatican II, nagkaroon po ng simplification ng liturhiya ng simbahan at ikinolaps ang lahat ng pista. Ang natira lang po, ang Good Friday Veneration of the Holy Cross at gayon din po, ang September 14 na ngayon ay ginugunita natin bilang paggunita ng tatlong events. Ang paghahanap sa krus, ang pagbalik ng krus mula sa Persya, at ang pagbabasbas ng simbahan ng Santo Sepulcro doon sa Jerusalem. Ano ba ang halaga ng krus na ito? Bakit ito'y ating binibigyan ng kapistahan? Maganda po ang tinuran noong September 17, 2006 ni Pope Benedict XVI. Sabi niya, ang krus ay ginawang banal ng Panginoong Hesus na dahil sa pagmamahal, ibinuhos niya ang kanyang dugo sa kahoy na yan ng krus. Kaya't mula sa pagiging tanda ng shame at malediction, ito'y naging tanda ng benediction. Mula sa pagiging tanda ng kamatayan, ito'y naging tanda ng pagmamahal. Mula sa pagiging instrumento ng violence at hatred, ang krus naging senyal ng pagmamahal at immortal life. Sa panahon na ito ng pandemya, napakaganda po na ating gunitain ang krus na hanggang ngayon nagiging dahilan ng pagbabasbas ng Panginoong Hesus sa kanyang bayang hinirang. Halimbawa,
sa siyudad ng Bigan sa Ilocos Sur ang banal na krus ng sinait ang ginamit po upang manalangin ang mga tao ng taong 1882 nang sa ganon tumigil ang isang epidemya na kumitil sa 934 katao sa Bigan. At syempre po, alam natin na since Saint Benedict of Nursia, kilala sa paggamit ng tanda ng krus upang sa ganon sirain ang anumang curse, anumang sumpa, at gamitin ang krus sa eksorsismo. Siguro po sa mga araw na ito, manalangin tayo sa krus. Through your wounds, through your cross, deliver us from plague and from all evil, O most holy Redeemer. Amen. Ako po si Father Domi Guzman, SSP, Cura Paroko ng Our Lady of Sorrows para sa Katekismo ng Exaltation of the Holy Cross. All for the Gospel.